Okay, so ngayon, ang i-demonstrate natin is kung sakali yung victim natin ay may hiwa dito. Sorry ah. Kung may hiwa siya rito at hindi yan po pwede ng hindi mo siya ititreat, no, na severe bleeding. So una mong kailangan gawin, dahil nga yan, sa position na yan, ay pwede mong baluktutin, no? Nakakatulong yung pressure niya. Kaya lagyan mo siya ng makapal na gasa. Okay? And then, ma'am, isilin mo. Okay, dito pa lang, nakokontrol na natin yung bleeding. And then, iangat mo. Okay? So, para naman, na mabigyan natin ng mas matinding control yan, habang dadalhin natin or dinadala sa ospital, or bago nyo isampa sa inyong emergency vehicle, okay, lagyan natin ng mag-hold dito. So, una yung kailangan gawin, yan, ito yung ginagawa nating palatandaan. Itong triangular bandage nyo na nakakrabat, i-center nyo siya. So, pantay. Yung nandito sa victim, no, na side ng bandage, yun yung dalin nyo sa harap. So, tingnan nyo ha, tatabunan natin yung harap. Okay? So, balik ko uli rito. So, after nyong tabunan yung harap, eto naman pong nandito sa malapit sa akin, yan naman po yung pang tatakip ko dito. Kasi may coverage, ay may opening. So, kailangan nating takpan. Pero, bago mo takpan yan, kung makikita nyo, kailangan mo rin takpan ito. So, iuusod mo siya. Usod. Tapos, tsaka mo siya i-cover dito. Okay? So, pag kinover mo siya, dapat po, wala na po siyang opening, no? Lalo na yung gasa, walang makita. Tsaka nyo po, iikot ito habang ito ay iikot naman sa ibabaw. Okay? So, above, and then sa ibabaw ka mag buhol. Huwag sa may pulso. Kaya gamit na gamit yung square nut. Tapos, itago si tail. Eto na po, may pressure na binibigay yung gasa o yung bandage na nilagay natin para ma-hold yung gasa at saka yung pagkaka-close ng fist. Okay? Okay lang? Masakit? Ayun. Maraming salamat po. Okay, so ang susunod natin gagawin ay i-demonstrate natin yung pagmamanage ng sugat sa ulo. No? Pwedeng ang sugat sa ulo ay sanhi ng burn, no? Or paltos, o hiwa, no? Or kahit anuman. So, kailangan natin i-cover yan, dalin sa ospital ng nalapatan ng first aid. So, you have to make sure na gumamit ka uli ng malinis at bagong gasa, ha? Tapos, please make sure, ma'am, pahawak na, bakali pa rin. Yan! Yung triangular bandage mo, okay, lagyan mo ng dalawang tupi na at least 2 inches. Tapos, eto ngayon yung ipapatong mo sa ibabaw. Sige, ma'am. So, ang pagpatong natin dyan, nasa ibabaw lang ng kanyang eyebrow. Kukunin mo yung dalawang tail ng triangular bandage mo. Iaayos mo ng konti. Ma'am, okay lang? Criss-cross lang sa likod. Higpit ng konti. Tapos pagdating sa harap, square knot. Okay, ma'am. Okay lang. Higpit. Yan. Square knot. And then, itago po yung tail. Okay. Tapos yung nasa likod, ilahin ko lang po ng konti. Itago din natin para hindi po siya yan. Nagkakos ng laylay. And then, check kung okay yung eyebrow, kung nakaka-apekto ba sa mata niya. Ma'am, okay lang? Yan. So, eto na po yung itsura niya. Tignan niyo po yung likod. Kailangan po malinis siya. Okay? So, maraming salamat. Okay. Okay. So, ang susunod nating i-demonstrate is kung halimbawa, yung victim ay nagkasugat dito. Ah.
Kung nagkasugat siya rito, matik po ang ginagawa natin dyan, ay ginugunting natin yung tawag nito, yung pantalon. No, kasi hindi natin iaangat yan. Pero syempre, for the sake ng demonstration, iaangat ko na lang. Kung sakali, ma'am, okay lang. Okay. Andito halimbawa, yung sugat. Guhit na naman ako, ha? Yan. So, ganun din po, katulad ng ginawa natin sa kamay. Ha? Lagyan uli ng gasa. Ha? Press. Okay? Tapos, kung tumigil at na manage na natin yung pagdudugo, kailangan natin lagyan ng bandage to hold yung dressing or gasa. No? So, paikot-ikot lang naman siya. No? Iyan. Siguraduhin lang yung kulay puti na gasa, hindi yan makita kasi para hindi po madumihan. Okay, square knot. Sa ibabaw uli. Amigpitan ko. Okay lang? Sige. So, square knot natin. Right over left. Left over right. And then, itago po. So, pwede nyong pagtaguan na tail para pagka binitbet, walang nakalaylay. So, ganito po yung itsura niya. Okay? Thank you very much. Okay. So, ngayon, ang de-demonstrate natin is kung paano i-manage yung severe bleeding o matinding pagdurugo. So, isa-sample natin sa kamay ni ma'am. So, kunyari, talagyan natin ang guhit dito at dito yung sugat kung saan nagmumula yung maraming tagas ng dugo. So, ang unang-unang kailangan natin gawin is kumuha ng sterile, no, na cloth or gasa, no, na kung saan ito yung ipandidikit natin dun sa dumudugong sugat. Okay? At pagka dinikit nyo yan, hindi mo na tatanggalin. Didiinan mo na, lalagyan mo ng compression or pressure, and then hindi enough yon. Kailangan mo iangat above the heart. So, ang point of preference mo, yung puso ng victim. Kung nakahiga yan, igaganito mo. Dahil nakaupo siya, para maging above the heart, ayun. Ngayon, kung sakali, ito po ay mapuno, kukuha ka uli ng another gasa, at ipapatong mo uli siya ron. At didiinan mo uli siya. Okay? Kung sakaling kailanganin pa rin dahil napuno pa rin ang dugo, no? Papatungan mo lang uli. Kung sakaling makapal na at marami ka nang naipatong, pwede mong tanggalin, no? Lahat ng layer except dun sa nakadikit sa balat na gasa. Para po yung pagsara ng sugat ay hindi uli mag-ulit. Kung sakali naman na tumigil na, that's the time, gamitan mo na ng bandage para po mahawakan yung gasa. Okay, at magkaroon din ng continuous na pressure. So, ipahawak natin kay ma'am yung kamay niya. So, patong mo lang and then iikot mo lang siya na makoberan mo yung buong gasa na walang naka-out hanggang sa maubos siya at kung kaya, yung buhol, ma'am, okay lang? Ikat. Yan. Yung buhol ay nandun sa ibabaw para added pressure. Ayan. So, habang ginagawa to, paalala, siguraduhin yung meron kayong gloves, may mask, at may appropriate PPE para po hindi tayo mahawa. Ayan. So, ganito po yung magiging itsura. Okay? Maraming salamat.